Inihinto ni Fernando ang kanyang dumang motor sa basement ng kondominium kung saan siya ipinatawag upang ayusin ang nasirang linya ng kuryente sa isang palapag doon. Bagong gawa pa lamang ang building at wala pang mga tenant na nakatira sa nasabing gusali. May mangilan-ngilang gwardiya ang rumuronda sa iba't ibang bahagi ng nasabing kondominium. Ngunit ni isa ay walang nakita si Fernando sa kanyang pagpasok doon kanina. Muli niyang binasa ang mensaheng ipinadala sa kanya ng kontraktor ng building na iyon upang siguraduhin ang palapag na dapat niyang tunguhin. 14th floor. Habang binabasa niya ang mensahe ay nag-vibrate ang kanyang telepono. Isinara niya ang mensahe na kanyang binabasa at binuksan ng isa na katatanggap niya pa lamang. Pare, nabalitaan ko na pinapapunta ka sa 14th floor ni Ma'am Emily. Ingat ka sa pagpunta mo dun. Siguro naman narinig mo na ang mga kwento tungkol dyan. Paalala lang pare, di kita tinatakot. Ang laman ng mensahe na natanggap niya mula kay Celso na isa ding elektrisyan na nagtrabaho din sa nasabing building. Muling bumalik sa alaala ni Fernando ang narinig niyang usapan isang tanghali habang kumakain sa isang karinderya malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ilang nagtatrabaho daw noon sa kondominium ang nakakita ng kanilang kamukha nang akyatin nila ang 14th floor. Doppelganger. Ang naulinigan niyang itinawag ng isa sa mga nasa katabi niyang mesa. Nakaramdam ng kaunting kaba si Fernando dahil sa naalala. Ngunit hindi naman siya mag-iisa sa palapag na iyon. Naroon din ang isang mangdelfin na makakasama niya sa pag-aayos ng nasirang linya ng kuryente. Ito pa lamang ang unang beses na makikilala niya ang matanda na bagong empleyado ng construction company na kanyang pinapasukan. Ilang sandali pa sa loob ng isang service elevator ay makikitang paakyat na si Fernando sa 14th na palapag ng nasabing gusali. Sa pagbukas ng pinto ng elevator ay bumungad kay Fernando ang madilim na kabuuan ng palapag. Mabilis niyang binuksan ang flashlight na nasa kanyang kanang kamay. Itinutok ang ilaw sa katiliman sa kanyang harapan at agad niyang naaninag ang ilang gamit na nasa sahig. Sa kanyang tingin ay naroon na si Mang Delfin. Subalit hindi niya masabi kung saan ang eksaktong kinaroroonan ng matanda. Agad siyang lumabas ng elevator. Narinig pa ang ingay na nagmula sa pagsara ng pinto at matapos noon ay katahimikan na ang bumalot sa buong paligid. Mang Delfin? Ang tawag ni Fernando sa kasama. Ngunit wala siyang anumang sagot na narinig. Makailang beses pa niyang tinawag ang pangalan ng matanda, subalit na natiling walang kahit kaunting ingay siyang narinig. Naglakad si Fernando sa pasilyo. Mga nakasarang pinto ang kanyang nakita. Isa-isa niyang binuksan ang mga iyon. Mga madidilim na bakanting kwarto. May takot siyang nararamdaman sa tuwing magbubukas siya ng pinto sapagkat baka makita niya ang kinatatakutang nilalang na sinasabing naninirahan sa nasabing palapag. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad sa madilim na palapag na tanging ang ilaw sa kanyang flashlight ang tumutulong sa kanya upang makita ang kanyang nilalakaran. Mang Delfin? Muling tawag ni Fernando. Subalit na natiling walang pagsagot na nagmula sa matanda. Walang ano-ano
ay pagbagsak ng kung ano ang kanyang narinig sa loob ng kwarto sa dulong kanan ng palabag. Marahan niyang tinungo ang pinto at agad niyang natanaw ang bahagyang pagkakabukas noon. Napansin niya agad ang malamlam na liwanag na nagmumula sa siwang ng pinto. Dahan-dahan ang ginawang pagbukas ni Fernando. Ipinasok nito ang ulo at sinilip ang loob noon. Agad niyang nakita ang isang hagdan at sa kanyang pagtingala ay nakita niya ang isang pares ng mga paa na agad ding nawala papasok ng kisame. Mang Delphine? Ang muling tawag ni Fernando. Ngunit katakatakang wala pa din sagot na narinig mula sa matanda. Natatanaw ni Fernando ang mahinang sinag ng liwanag sa loob ng kisaming iyon. Naroon sigurado si Mang Delphine. Ngunit bakit hindi ito sumasagot sa mga pagtawag niya? Tuluyan na siyang pumasok ng kwarto at tumayo sa gilid ng hagdan. Tumingala at muling tinanaw ang butas sa may kisame habang isinusuksok sa bulsa ang kanyang flashlight. Ilang saglit pa ay sinimulan nang akyatin ni Fernando ang hagdan. Nanatili siyang nakatingin sa butas ng kisame na kanyang papasukin. Wala naman siyang nararamdamang kakaiba, subalit bakit tila hindi siya naririnig ng matanda? O kung naririnig man, ay bakit hindi ito sumasagot sa kanyang mga pagtawag? Ilang baitang pa ay narating na ni Fernando ang butas. Marahang isinilip ang ulo at agad niyang natanaw ang likuran ng isang matanda. Mang Delphine? Ngunit na natiling tahimik ang lalaki na kanyang tinawag. Ni hindi nito nagawang lingunin si Fernando at patuloy lamang sa kanyang ginagawa sa loob ng mainit at madilim na kisame. Nagantay pa si Fernando ng ilang saglit. Tinitingnan lamang nito ang ginagawa ng lalaki sa dulong bahagi ng kisame kung saan siya nakasilip. Madilim ang bahagi kung saan nakasilip si Fernando ngayon. Ilang saglit pa ay dahan-dahang lumingon si Mang Delphine. Hindi man ito nakatingin sa kinaroroonan niya, subalit tanaw ni Fernando ang itsura ng matanda. Mang Delphine? Ang muli niyang tawag kasabay ng pagtunog ng elevator sa labas at pagbukas ng pinto noon. Ngunit katakatakang hindi pa din ito sumagot sa kanya. Tahimik lamang at nakayuko na tila may tinitignan na kung ano. May pagkainis ng nararamdaman si Fernando. Nagpasya na siyang tuluyang akyatin ang kisame at lapitan ng matanda. Akmang ihahakbang na niya ang kanyang paa sa huling baitang ng hagdan nang nakaramdam siya ng pagkalabit sa kanyang binti na nagdulot ng matinding pagkagulat sa kanya. Agad niyang iniyuko ang ulo at nakita niya ang isang lalaki na nakatingala kung saan siya naroroon. Hawak nito ang isang flashlight at nakasukbit ang bag sa kanyang balikat. Gumapang ang matinding takot sa buong katawan ni Fernando. Hindi man niya ganong makita ang mukha ng lalaki sa ibaba ng hagdan, ay hindi siya maaaring magkamali. Kamukha nito ang matanda na kanina pa niya tinatawag sa loob ng madilim na kisame. Halos hindi siya makapagsalita dahil sa takot na kanyang nararamdaman ngayon. Halos pumutok ang kanyang mga ugat sa ulo dahil sa kilabot na patuloy na bumabalot sa kanyang pagkatao. Ikaw ba si Fernando? Ako nga pala si Mang Delphine. Pasensya ka na, traffic kasi dyan sa kabilang kanto. Ang sabi ng lalaki sa ibaba ng hagdan. Mabilis na tinanaw ni Fernando ang matanda sa kisame.
Nananatiling tahimik. Mabagal niyang iniyuko ang ulo at dahan-dahang inilabas sa butas. Subalit bago pa niya iyon tuluyang magawa, ay nakita niya ang mabilis na pagtingin ng matanda sa kanyang direksyon at ang pagsisimula ng paggapang nito patungo sa kanya. Mabilis na bumaba si Fernando sa hagdan at agad na hinatak ang kadarating lamang na si Mang Delphine palabas ng kwarto. Wala na siyang sinayang na oras. Mamaya na niya ikikwento sa kasamang matanda ang kanyang nasaksihang kababalaghan. Ang mahalaga ay makaalis sila sa palapag na iyon. Hindi niya alam ang maaaring gawin ng nilalang na ngayon ay nasa loob ng kisame. Mabilis na lumabas ang dalawa sa silid na iyon at isinara ang pinto. Anong nangyayari? Ang tanong ni Mang Delphine na tila nagtataka sa pagmamadali ni Fernando. Mamaya ko na po ipapaliwanag. Ang kanyang sagot at agad na tumakbo patungo sa elevator. Mabilis din namang sumunod ang matanda sa kanya. Pinindot ni Fernando ang buton. Agad na nakita niya ang pagbabago ng numero sa taas ng pinto. 10, 11, 12. Muli niyang tinanaw ang pinto sa dulo. Marahan na iyong bumubukas. Mabilis niya muling tinignan ang numero sa itaas ng elevator. Halos panawan siya ng malay nang makita niyang 15. Nasa 15 palapag na iyon at katakatakang nilagpasan ang kanilang kinaroroonan. Nanginginig ang tuhod na muling hinatak ni Fernando ang matanda na tila nagtataka sa mga nangyayari. Mabilis silang pumasok sa isang silid at agad na ikinandado ang pinto. Sinenyasan ni Fernando si Mang Delphine na huwag maingay kahit alam niyang hindi pangkaraniwan ang nilalang na nakita niya sa kisame at maaaring alam din ito ang kanilang kinaroroonan ngayon. Itinuro ni Fernando ang flashlight na hawak ng matanda at tila sinasabing patayin iyon. Sumunod na lamang si Mang Delphine at nanatili na lamang tahimik at pinakikiramdaman ang kakaibang kinikilos ng kanyang kasama. Nabalot ng kadiliman ang paligid. Mula sa labas ng pinto ay narinig ni Fernando ang paglalakad ng nilalang na nakita niya sa kisame kanina. Bigil hininga niyang pinakikiramdaman ang gagawin noon. Patuloy niyang narinig ang paglalakad noon sa labas at ang agad din itong pagtigil ng tuluyang mapatapat sa pinto ng kwarto kung saan sila naroon ni Mang Delphine. Tumulo ang pawis ni Fernando dahil sa pinaghalong takot at kaba na kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Hindi niya malaman ang maaaring mangyari kung sakaling makapasok ang nilalang at makalapit sa kanila. Halos sumabog ang dibdib ni Fernando sa lakas ng pagkabog noon. Ipinangako niya sa sarili na hindi na niya muli pang tutunguhin ang palapag na iyon kung sakaling makaalis sila doon ni Mang Delphine. Si Mang Delphine na nasa kanyang likuran na walang kamalay-malay sa kababalaghang nagaganap. Ilang saglit pa ay narinig muli ni Fernando ang paglalakad ng nilalang sa labas ng kwarto at ang unti-unting paghina ng yabag noon. Magkagayunman ay patuloy na pinakiramdaman ni Fernando ang labas. Ayaw niyang buksan ang pinto sapagkat maaaring naroon pa ang nilalang na kanyang kinatatakutan. Ilang sandali lang ay nakarinig siya ng tila pagbukas ng isang pinto at ang agaran ding pagsara noon. Ibig sabihin ba noon ay wala na ang nakita niya sa loob ng kisame? Iyon ang katanungan na nasa isipan ni Fernando ngayon.
wala ba yung kakayahan na makapasok sa mga nakasaradong pinto? O tumagos sa pader katulad ng multo? Panggagaya lang ba ng itsura ang kayang gawin na ganoong nilalang upang makapanakot? Ang ilan pa sa mga tanong na nasa kanyang isipan. Agad niyang kinuha ang flashlight sa kanyang bulsa at agad iyong sinindihan. Naroon pa din si Mang Delfin at tahimik na nakatingin lamang sa kanya. Inilawan niya ng flashlight ang bawat sulok ng kwarto at maging sa kisame. Kita ang panginginig ng liwanag na kumakalat sa buong silid. Sinisigurado ni Fernando na wala doon ang nilalang mula sa kisame. Ang doppelganger na ilan sa mga kasamahan na niya ang nakakita. Nakahinga ng maluwag si Fernando nang makita niyang silang dalawa lamang ni Mang Delfin ang nasa loob ng kwartong iyon. Lumapit sa kanya ang matanda at may pagtatakang nagtanong sa kanya. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi agad nakakibo si Fernando. Hindi niya alam kung paano ipaliliwanag sa matanda ang nakita niyang kamukha nito sa kisame. Meron po kasing ano? May nakita po ako sa kisame kanina na ginayang itsura niyo. Nakita ni Fernando ang pagbabago ng emosyon ng matanda. Ginaya ang itsura ko? Paano naman magagawa ng kung sino na gayahin ang itsura ko? Tinignan lamang ni Fernando ang matanda. Yun po yung kinatatakutan ng lahat dito sa palapag na ito. Marami na po akong narinig na kwento tungkol doon. Matapos sabihin iyon, ay naramdaman ni Fernando ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Ikaw, nakakita ka na ba ng kamukha mo? Ang tanong ni Mang Delfin, kasunod ng isang mahinang pagtawa. Umiling lamang siya at dinukot ang cellphone sa bulsa at binasa ang mensahe. Baka gusto mong makakita. Ang muli niyang narinig mula sa matanda. Ngumiti lamang si Fernando habang patuloy na binabasa ang mensahe. Ngunit ilang segundo lang ay biglang nabura ang ngiti sa kanyang mukha nang mabasa ang huling sinabi ng amo sa mensahe. Pasensya ka na, baka di ka pala marinig ni Mang Delfin. Pipi at bingi kasi yun eh. Tulungan mo na lang. Halos himatayin si Fernando sa nabasa at nabitawan nito ang telepono. Ano? Gusto mo ba makakita ng kamukha mo? Ang muling tanong ng lalaki sa kanyang harapan, kasunod ang pag-alingaungaw sa silid ng malakas at nakakakilabot na pagtawa mula dito.